Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, maliban po sa kampo ng mga pusit. Okay, eto, satisfaction ratings ng top government officials po. Minalas po sa asal si pusit. Bakit kanyo? Ha? At bakit naman itumataas ang mga nadidismaya sa acting ni Vice President Sara? Tsaka ito yung mas realistic na survey. Tingnan nyo naman. Anong petsa lang ngayon? 24. Ito ho, kailan ito? September 16 to 19 when this survey was conducted. Diba? Ng Okta. Okta Research. Yan. Dati, si Sara yung laging nasa ibabaw, laging nangingibabaw. Diba? Pero ngayon po, ang nangyari, naknambaka, lahat po tumaas, siya po ay bumaba. Dati ho, ito pa yan eh, kahit na bumaba si Sara, nabawasan ng 5 points o kung ilang puntos pa man, ang nangyari, siya pa rin po yung may pinakamataas. Diba? Pero, hindi na po ngayon ganun ang nangyari. Oh. Ayan o. Oh. So, rito ang nakuha niya, hindi pala to Okta, sorry, it's a Tangere. Okay, Acquisition Apps Incorporated. Ayan, it's a Tangere. Okay. Oh. Kay PBBM, 46.4 ang kanyang satisfaction, DSAT niya ay 32. Si Sara, 32 ang DSAT. Ang pinakaswerte po, si Speaker, ay hindi, si ano pala, si etong dalawa, si Gismundo, ayan, si Escudero ang dalawang pinakaswerte rito. Alam niyo ho kung bakit. Ang DSAT nila pinakamababa or dissatisfaction. Sa amin sa call center, ito ang pinakaiingatan namin. Ang mataas ang DSAT namin. Kasi yung satisfaction, yung SAT, eh ano yan eh, given na yan eh. Yan yung bunga dapat ng trabaho mo eh. Expectation yan sa'yo. But if you produce higher dissatisfaction, you're doing shit. Diba? Pag paulit-ulit, you're doing bullshit. Now, eto ha, kay Speaker, mataas pa rin, 32 pa rin, 32 points, kay PBBM, diba? Ano, kay Sara, 32, kay PBBM, 32. Okay, ang satisfaction ni PBBM, 46.4, kay Sara, 48.7, dati nagsisikwenta yan, mahigit. Tapos yung DSAT ni Sara, nasa mga line of two lang yan, napakababa. Ngayon, nag-32, namaga na, namula. Okay. So, ang tumalo sa kanya ngayon dito sa satisfaction, eto ho ang kaaway niya rin, si Cheese Escudero. Tapos sa DSAT, pinakamababa kumpara kay Sara, etong si Escudero. Kumpara naman po dito sa kanilang dalawa, ni Martin, na inaapaboritong awayin ng mga Duterte ngayon, ay pinangangambahan kasi nila na baka bumango ang pangalan, eh, dahil dati naman ang mabango pangalan yan. Dahil, alam niyo naman, ano, tawag dito, pinsang buo ni PBBM, di ba? Aliado ng Pangulo. Sakripisyo ang ginawa, tinanggap si Sara sa partido, di ba? Para mabuo ang unity team. Ang problema, inahas pa siya ni Tambawaldas. Now, si Speaker Martin po dati, ang mga satisfaction rating nito, talaga namang Diyos ko po, meron pa ako nakita noon na nag-negative si Speaker. Dahil yung kasagsagan ng Tambaluslos, di ba? Grabe ang paninira nila. Kaya lang, ang nangyari po ngayon, ang nagpapakita po ng pagkatambaluslos, si Sara. Diba? Yung kanyang, nagsimula tong magkaganito-ganito, yung talagang matindi ang impact sa kanya, eh yun pong ugaling pusit. No? So, kudos kay Congresswoman dito, Franz Castro. May mga iiyak na naman dyan. Bakit? Siya ho kasi yung nag-specify. Kumbaga siya yung nag-define ng ugali ni Sara. Ang sabi nga niya, alam niyo, ang ating Vice President, kapag siya ay nasusukol katulad ng isang pusit, bumubuga ng tintang maitim para makatakas. So kumbaga magbabato ng kung ano-anong mga akusasyon.
ay grabe no, dalawang mistiso tsaka mistisa no. No, kung parehong single no, bagay no. Kung parehong ano no, single tapos matinusa na si ano, si spoiled brat. 'Di ba? Tapos maging leader ng Pilipinas ano. Patay ka ngayon, Sarah. Dalawang, di ba? Wala na ang 20 puntos, abutan ka na ni Martin. O, 20 puntos sa lumayit, abutan ka na. Pero grabe, disap mo. Di ba? Ito sa presidente, this is normal eh. Abnormal nga yung ano eh. Yung ng presidente, makakuha ng aga-aga, makakuha ka ng mga matataas masyado. Di ba? Saan ang galing yon? Napakaswerte kung legit yung pagkakakuha ng mga matataas na rating palagi. Kahit may mga nangyayaring hindi maganda, swerte nun. Oh, nung panahon ni Duterte, nangyari yung ganun. Kasi nga, naghahanap po ang mga Pilipino ng may malasakit sa bayan. At doon nabudol at malalim na tumatak kasi yung mga, noong campaign period, yung mga pagpapakita niya ng mga pananalita niya, na narinig ng mga tao ng pagmamalasakit, sa issue ng West Philippine Sea, lalo na. Nalala ko noon eh, during the time of 2016, or 2015, hinahanap na ng mga Pilipino ang politikong may pagmamalasakit. Yung ipaglalaban ang West Philippine Sea. So yung West Philippine Sea po ang naging simbolo kung tutuusin ng paghahanap ng magmamalasakit sa interes ng bayan natin. At wala po ni isa sa mga kandidato nung panahon na yan ang nakapagsalita ng na nagkaroon ng effect talaga sa tumatak sa puso ng tao. Sinabayan panidigong ng halik sa bandera ng Pilipinas. No, sundong tumatak yun. Kaya throughout his years, tapos susundot, sinusundutan pa niya na sa war on drugs na, ang sabi ko sa inyo, do not destroy the youth of my country or papatayin ko kayo, putang ina nyo. Diba? Meron din naman. Sabi ko, do not destroy my country. Papatayin ko talaga kayo. Yun, yung mga Pilipino nun. Uy, grabing malasakit. Sabay buntutan pa niya. Sabi niya, putang inang Barack Obama yan, ang itim-itim pati tombong. Nabiro lang. Hindi niya sinabi yun. Pero minura niya si Barack Obama. Ito, mga Pilipino na naman. Oo, grabe talaga yan, kaligaling. Siya lang ang pumalag sa Amerika. Diba, mga ganon-ganon. No. Tapos hindi natin nalalaman. Kasi siniraan niya ng siniraan yung mga media. Hindi natin nalalaman yung mga nangyayari ro, yung mga agreement na pinasok niya. At ngayon, sa mga agreement na yon, nagdudusa ngayon ang Marcos administration sa pang-uurat ng China. Na ina-impose ng China yung kasunduan na ginawa nila with Duterte. Katulad na lang sa recent incident sa Scarborough Shoal. Ay nako, di ba? Oh. Ngayon, balikan natin 'to si Sarah. So kung magpapatuloy ho si Sarah sa ganitong ugali at ginagawa niya talaga namang palagi ang pamumwisit diyan sa Kongreso, eh galingan niya na. Huwag mag-be consistent, ituloy niya na 'yan ang kabastusan niya sa House of Representatives at ang paniniwala sa 32 million. Okay? Pagdating ng 2028, diyan niya ngayon makikita na wala pala talaga ng Duterte magic. Because wala naman talaga ng Duterte magic. Ang magic ay yung mga Marcos supporters, yung mga loyalistang bumoto kay Duterte. At for more than 6 years, naniwala at nagtanggol sa kanya, sa kanyang mga polisiya. Kalaunan nga lang, lumilitaw na balat kayo pala ang lahat. Diba? Kunwaring papatay para sa interes ng bayan, pero sa likod naman po nito, isa palang lobo na siyang maninila sa mga anak ng bayan. Diba? Kaya sabi ng Biblia, mag-ingat yan sa mga nakamaskarang, mga nakaanyong, mga mukhang tupa. Diba? Pero ang totoo, they are ravening wolves.
that anytime ay sasakmaling ka. Sipin mo, naglalabasan ngayon, di ba? Yung saan ka nakakitang gobyerno, yung economic advisor, isang pusakal. Wanted, di ba? Sangkot sa illegal drugs. Oh. Tapos si Sarah, meron bang panahon na binoljak niya yung mga yon? Nagkaroon ba ng panahon na yung kay Kibuloy, nanawagan siya na igalang mo na lang ang batas, sumuko ka. I'm a lawyer, you have lawyers too, di ba? Pero hindi eh. Ininsist niya talaga. Tapos yung kanilang pagiging magkakaibigan ng pamilya. So ako, nakakatakot ito. This is a dangerous signal na uso pala sa kanilang pamilya ang palakasan system. Pagkatropa ka, hindi ka magagalaw. Kaya nga, sabi nga sa inyo, napatunayan dito, nakaninong panig ang langit. Diba? Naki-General Torre. Okay? So again, congratulations po. Hindi lamang po rito sa mga nag-green. Ito rin si Gizmundo. Lagi rin po itong mababa. Bakit po ito tumaas? Itong September? Dahil po sa mga magagandang nagiging desisyon ng mga korte natin sa mga kaso. Lalo na yung hindi po pagsang-ayon ng korte doon sa dito sa trip ng kampo ni Kibuloy, di ba? Nilinaw nila. Oh. So, good job. Ito po sa mga nag-green and then sa kay Sarah na tanging bumulusok pa ibaba, tuloy-tuloy mo lang yan, ma'am. Bago ka magising, bumabangong ka na sa paglagapak. Alright. Ipa tayo.